Good afternoon guys, dito sa Canada. So, pag-usapan lang natin guys, kasi maraming nagtatanong kung magkano ba daw yung sinusweldo dito sa yung certified mechanic dito sa Canada, kung talaga bang napakahirap ang trabaho, tsaka madali lang ba daw pupunta rito sa Canada. Yun ang maraming tinatanong doon sa ano, sa kahit doon sa Facebook ko or kahit dito sa channel ko, kung gaano ba daw kahirap ang trabaho dito sa Canada. Sa totoo lang guys, yung mechanic dito sa Canada ay napakadali dahil lahat ng oras na gagawin mo doon sa sasakyan, ibabayaran nila yon, bayad sa tamang per ora. Hindi kagaya doon sa Pilipinas, napakabigat pa yung trabaho dahil walang masyadong kagamitan or yung mga high-tech na kagamitan. Pero hindi naman doon angkop doon sa nakukuwang sweldo. Kaya saludo ako sa mga mekaniko natin dyan sa Pilipinas. Balikan lang natin kung gaano ba daw kalaki ang sweldo ng isang certified mechanic dito sa Canada. Sa totoo lang guys, pag ikaw ay isang certified mechanic or lisensyadong mechanic dito sa Canada, to tell you frankly, maayos ang sweldo sa lahat ng mekaniko na may lisensya or yung experienciadong mekaniko dito na sa Canada. Dahil bukod sa masipag ang mga Pilipino, hindi mapagmalaki yung mga Pilipino kung ihahalo mo sila sa ibang lahi. Marunong makisama, kaya siguro mahal na mahal ang mga Pilipino din pagdating sa ano, pagdating dito sa ano, sa mga company. Kaya ang nakukuhang sweldo dito sa mga mekaniko dito sa Canada talagang maayos, malaki. Kasi ang pag ikaw ay certified mechanic dito sa Canada, ang pinakamababang basic na yung nakukuhang sweldo mo per ora nasa ano yon. Depende kung ano yung lisensya mo, kasi maraming nakakategori, may mga kategorya yung mga mekaniko based doon sa kanilang mga na-experience. So mayroong certified sa maliliit na sasakyan, certified mekanika sa commercial transport, yung trailer at saka tractor yung dala, bus, yun yung na doon sa ano, sa commercial transport, yung mostly commercial yung dala ng truck, yung mga tao, yung sa bus or yung sa ano, yung sa public utility transport, yun yung kasama doon sa lisensya mo. So yun, doon yun kinukuha yung ano, yung bagay risky din dahil pag yung lisensya mo ay commercial transport, so mostly yung sasakyan is talagang araw-araw nasa kalsada yon. And hindi kagaya nung yung lisensya mo sa heavy duty, so mostly yung mga yung mga bulldozers, loaders, so nasa sa field yon. So hindi ganun ka gaano ka risky pag nagsi-certified ka sa isang ano, nagsi-certified ka sa isang equipment. Kaya hindi gaano ka risky, pero ang compensation naman, dahil siguro may kunting diferensya pag heavy duty ang lisensya mo or yung
or yung doon sa commercial transport mechanic yung lisensya mo, dahil siguro ang binabase naman din siguro doon pagka heavy duty yung license mo, eh mabigat nga yung trabaho at saka laging nasa labas ka, na wala ka siya sa shade pagka halimbawa taglamig or naulan or talagang nag-snow, sobrang snow. So dahil yung lahat ng mga equipment na i-maintain nyo, mostly earth moving siya. Kaya siguro doon binabase rin yung sweldo na binibigay ng heavy duty mechanic. So alam nyo ba ang heavy duty mechanic dito ay $70 per hour. Ang per oras yon, 70 Canadian dollar ang per ora ng isang certified mechanic sa heavy duty mechanic. Ang lisensya ko dalawa yung license ko. Isang commercial transport mechanic at saka inspector license. Meron din akong inspector license para ma-certified ko yung bus or yung mga commercial vehicles na nasa kalsada. So, yun lang kunting lamang ko doon sa mga commercial, mga certified mechanic, dahil nag-upgrade ako konti pagdating doon sa pag-inspeksyon ng isang sasakyan, para at least maiba naman. Minsan pag puro ka lang din trabaho sa field or sa puro na lang makina, so mas maganda rin yung may challenge konti, dahil alam mo naman pagka nakaka-board din minsan pagka nasa loob ka lang ng four corners sa shop. So mas maganda rin yung nakakalabas ka or na-explore mo rin yung kagaya dito ngayon, nandito ako sa site kahit hindi ako lisensyado sa heavy duty, pero dahil mayroon akong experience sa Middle East sa heavy duty, so minsan pinapadala rin ako sa mga napakasila na trabaho dito sa site, lalo na pagka sobrang higpit yung safety protocols dito sa loob ng site, dahil hindi ka po pwedeng mag-spill ng langis or yung oil, dahil may mga explosive na area na madaling mag-create ng fire. So kailangan yung ipapadala mo doon sa site na yon may kunting kaalaman or yung karanasan dahil doon sa trabahong gagawin. Kaya siguro na naipapadala din ako sa mga ganitong site, dahil alam siguro ng boss ko na galing ako sa Middle East. At saka alam mo naman yung Middle East, pagka nasa Middle East ka, mayroon kang karanasan pagdating doon sa mga fuel industry or yung site na napaka-risky yung area, dahil mostly yung mga pipelines na dumadaloy sa lahat ng pinupuntahan mong site is may mga linya na live na mayroon na doon na fuel na dumadaloy or na is processed fuel na po pwedeng mag-create ng isang malaking sunog pag ikaw ay nagkakamali doon. Kaya siguro din blessed din ako in terms sa career ko, dahil siguro nung nag-aral ako talagang hindi ako nagpabaya, talagang sineryoso ko kung ano yung tinahak ko noon dati nag-aral ng automotive mechanic 4 years, tapos
experience doon sa yun sa mga maliliit na shop or doon sa municipal namin, pero talagang pinagigihan ko yun, talagang binalikan ko yung mga mentors ko dati na sila yung humumbog sa akin na para marating ko yung pinaka mataas na posisyon sa isang mekaniko, na makuha ko yung napakataas na posisyon. Hindi lang sa bansa natin kung saan ako galing, pero nakuha ko yung pinakamataas na posisyon dito sa Canada. So, I am a licensed commercial transport mechanic and a certified inspector mechanic for commercial transport. So, yun, hindi ko yun ipinagmamayabang dahil nakuha ko yun. Nakuha ko yun dahil nagsipag ako, nagpursige, dala rin sa mga advice ng aking asawa at saka inspiration doon sa mga anak ko at saka prayers din ng mga magulang ko, mga kapatid at saka yung maraming kaibigan na talagang sumusuporta kung ano man yung mga plano ko. Kaya siguro dahil sa dami ng mga kaibigan din na talagang nagpupursige at saka nag-cheer up, laging nag-advise sa akin. So siguro na ganun din na naabot ko rin yung pinakamataas na posisyon sa pagiging isang mekaniko. Kaya ang maipapayo ko lang talaga sa mga mekanik na ngayon, sa lalo na sa Middle East or sa kahit sa Asia ka man, saan ka sa Asia o saan ka sa Pilipinas or sa kahit sa Europa ka, pero gusto mong makuha yung pinakamataas na posisyon sa isang mekaniko, magsipag, magpursige at saka huwag tumigil sa isang larangan lamang, dahil ang pagiging isang mekaniko hindi lang dahil marunong ka na mekaniko, kailangan magsaliksik ka pa. Parang doktor yan eh. Kasi pag ikaw ay isang doktor, hindi ka lang tumigil dyan na manggagamot ng kung ano yung sakit na pambata. So, pagka general physician ka, so nag-research ka rin kung ano yung mga posibilidad. So ganun din yung mekaniko. So hindi ka titigil kung ano, dahil lalo't ang teknolohiya natin ngayon, napaka high-tech na. So para hindi ka mapag-iwanan, mag-research din. Kaya sipagan maigi para at least maabot naman yung kaginawaan sa buhay. Kaya yun lang ang maipapayo ko sa inyo, mga kapareho ng aking linya. Or kahit anuman ang stand mo ngayon sa buhay, talagang mag-pray, para maabot mo naman yung maginhawang buhay sa iyong, hindi lang para sa sarili mo, pati na rin yun sa pamilya mo. Okay, salamat sa aking napakataas na payo, pero alam kong may maitutulong din ako sa mga nanonood sa video ng ito. Salamat po at God bless.